Tudya mo sila. Sigurado nga matandang niya. At ang anak niya nagnaon ng pine tree. Ay, sino mo siya sa akala niya para pigilin ako sa matagal ko ng mga plano? Sino ka bang kurang ka? Hoy! Hoy, bakit? Anong ginagawa mo? Matumindo ka! Naubusan na po tayo ng gas. Wala na rin po akong pera, sir. Wala na po akong magagawa. Wala ka talagang silbi! Bayless! Yung pahintri ko! Ibalik niyo sa akin! Bilang uli ng pamilya, hindi ko kayo pwedeng gutumin. Nasa lang lola at mama mo. Huwag niyo silang alalahanin pa. Nasa mabuting kalagayan sila. Maghanap ka muna ng trabaho. Kaya mo yan. Ikaw na muna ang bahala. Saan ko'y pupunta, Papa? Magaling ka. Hindi ako mapapabagsak. Kung kinakailangan gumamit ng kamay, gagawin ko. Papauwiin ko ang kumpanya. Ay, Diyos ko! Nako, ang sarap naman! Ang init dito! Mas masarap pa sa kubot ko. Grabe, ang saya! Mama, hindi ba? Ang sarap makaligo ulit sa mainit na tubig. Nakangagubuhin na. Alam ko lang na darating ang araw na maghihirap tayo ng ganito. Dapat pala, nung panahon marami pa akong pera, napag-isipan ko ng magtayo man lang ng negosyo. Pwede na sana kahit tayo maliit lang. Kaya nabihan po tayo ng pera dito. Kahit 10 taon, pwede pa natin mara dito ang gusto natin. Pero, 10 taon? Ano kayo, mga linta? Kaya ganun na lang kung makakapit kayo? Mama, Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Aba! Hoy, sawol! Buti naman at nandito ka! Ikaw! Salbahe kayong dalawa ng mama mo! Tinlanon niyong lahat! Ha? Para palayasin kami! Ano, kamusta? Nakakatulog ka pa ba? Walang lakad? Hindi mo ba natatandaan kung gano'ng kami kabait sa'yo, ha? Oo nga! Tapos bukod pa doon, pinaplano niyo pa na ikaw maging tagapagmana ng Bogyong Group? Sa oras na mangyari yun, bumanta ka talaga sa akin. Hahanapin kita kahit nasaan ka! Tanda na! Hindi ko alam kung saan nyo nakuha ang mga sinasabi nyo. Pero wala talaga akong kinalaman sa taong yun. Wala pa akong pinaplanoan naman. At wala din po akong intensyong kunin ang Bogyong Group. Para sa akin, ang nagpalaki sa akin ang magulang ko. Bakit dito pa kayo nagpunta? Tayo na po. Isa nyo! Ay, ayoko nga! Bakit ako aalis dito? Masarap kaya at saka mainit dito? Diyos ko, wala na nga ibang lugar na kasing ganda nito eh! Oo nga, wala namang ibang mapupuntahan. Ikit ka na lang, kunwari wala ka makita. Sige po, ulang komportable, ito mo na rito. Tayo na. Jeremy, tama na. Anong tama na? Hindi ka namin kamag-anak. Kaya huwag mo kaming pakialaman. Ano bang ginagawa niyo? Kahit mamatay pa kayo sa lamig, huwag lang kayo rito. Yung mga kapatid ko. Chinese markets. Pag nagawa niyo yun, hindi kayo maaalis sa posisyon na hawakan niyo. Kung hindi, natatanggal kayo. Ipapakita po namin may silbi kami. Maasahan niyo kami!
alam mo agawin ang asawa ko. At may anak pa kayo! Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Nakalimutan mo na bang ikaw ang nang-agro ng asawa? Hindi ako mahilang katulad mo na laging agrapyado. Malakas ako, kaya hindi ikaw ang pinili niya. Ang kapal mo talaga, nasasabi mo pa rin yan kahit alam mo na ngayon kung sino kinakalaban ni Daisy. Buo din, hindi ka man lang nagpunta sa libing ng mama niya. At pagsiselos mo, hindi mo wala sa lugar. Isa pa, nung araw na mamatay si Chairman, yun din ang araw na tinulak mo siya. Abala ka rin para pagtakpan ang krimen mo. Walang iyang to! Tandaan mo, tumatanda ka na rin. Mas mabuti huwag ka nang magtapang-tapangan. Alam mo naman ang mga nailantan mo yun. Katitin pa lang yun sa mga kasalanan mo. Handa akong tinungan si Daisy para mailantan lahat ng mga kasalanan mo yun. Ay, abangan mo di ba pakita ko sa'yo kung paano ko babagsakin si Daisy. At ikaw, paalisin din kita sa posisyon mo. Babagsak ka rin! Tapos na, yung anak mo, makikita mo, lahat tayo babagsak, hindi lang ako. Taga mo yan! Miguel, hindi kita lulubuhin sa oras na pakialaman mo si Sabol. Huwag mo na ituloy ang pinabalak mo. Sinunti na ako. Si Daisy Shin. Bale, nagpanggap siya bilang Heather Shin. Ang manlulokong babae niyo, ninakaw niya ang pera ko sa illegal na paraan at ito ang ebidensya. Bukit pa rin, nakapangalan kay Sawold yun, ang isang illegal na Swiss bank account. Ang gusto ko, lumabas at malaman ng publiko ang lahat ng mga panluloko niya. Yung kumpanya ko, may babalik ba ulit sa akin? Posible ba yun? Babasahin ko muna mga ebidensya mo. Sige. Sabihin niyo lang po kung kulang pa. Marami pa akong niluto. Pero kumain ka na rin. Dapat kalimutan mo ng pride mo pag namatay ka na sa gutom. Yung si Sawol, kahit pa paano, may konsensya. Kaya binigyan ka niya ng pagkain. Oo, tama ang mama mo. Alam natin lahat ang ginawa ng mama niya. Kaya nga kung meron pa siya natitira konsensya, hindi niya kami dapat hayaang mamatay sa lamig. Kaya alam mo, hindi tayo dapat mahiya. Kaya kain na, sige na. Tama ang lola mo. Kahit nasan ka pa, ang mahalaga kumain ka. Ito, Jeremy. Kain na. Lola, Mama. Pagkatapos ng kumain, umalis na kayo agad. Pangako ko, magtatrabaho ko para sa pamilya natin. Magtiwala kayo sa akin. Sawol. Babayaran kita ng 10 times. Tandaan mo itong sinabi ko at isulat mo. Huwag mo ang pagmalakihan. Hindi ka nakakatuwa. Teka! Jeremy! Kumain ka muna! Jeremy! Ito ka rin sa hotela! Jeremy! Ano ba? Lola, tingnan niyo po ito. Egg rolls po ito ng mama namin. Pareho ng lasa ng luto ni Tito Sawol. Pero yung ganitong pabilog gawati ni Mama, ano ang nangyayari? Ate, siguro po yung mama natin. Lalo, ito, tikwan niyo po. Oo nga, tama. Malasang ato ng ginagawa ng mama niya. Lolo, sigurado kayong iniwan din ni Tita Sawol. Ang gabi ko na sa pinto niya. Siguro ginawa yung pasawal niya para kainin yung dalawa ni Carlo. Papa! Bakit
nakaraan. At baka sakali na ako ngayon na baka nandito kayo. At tama nga ako. Malamig na yun. Kaya naisip kong bilang ka nito. Ang ganda. Ikaw din, Carla. Ang gusto ko ituring ninyo ako na parang mama ninyo. Magsama na kaya tayo sa bahay. Papa, gusto kong tulungan kayo at tumirang kasama nila Carla at Carlo. Sana po pumayag kayo. Papalakihin ko ang mga anak ng hipag ko. Buhay ang mama namin! Ano bang sinasabi nyo? Tama siya! Hinihintay lang naman bumalik si mama! Tama na! Patay na ang mama ninyo ngayon. Wala na sa mundong ito. Hindi nang sabihin niya, nasasaktan ang lolo ninyo. Mali kayo. Hindi pa patay si mama. Habang hindi pa bumabalik si mama, kay Tita Sawon muna kami. Kaya huwag niyo na ulit sabihin niya, nasasaktan lang kami. Tara, Carlo. Mga bata! Paano ka nakakasiguro patay na talaga si May? Huh? Hindi ba nakita ang bangkay niya? Huwag kang pasiguro na parang nakita mo siyang namatay. Isa pa, porque sa papa mo yung kumpan na hindi mo inaayos ang trabaho mo. Hindi tama yan. Papa? Ano po? Sa ibang mga bata, dapat yung ama nila mag-alaga sa kanila. Tapos ako pa ang napagalitan. Nabuti na mo ako. At gano'n na lang kasalbahin sa akin ang dalawang batang yun. Si Jerry na lang? Naghahanap ng trabaho? Totoo ba nag-takeover ng stepmother mo sa booking room? Diyos ko, mabilis kumalat ang balita. Mahihirapan ka kumalat ng kakampi. Maliit lang kami kumpanya at under kami ng booking room. Ayaw namin magka-problema pag ginawa ba namin. Pasensya na. Balita ko, wala ka sasakyan. Ito, pakasama ko. Dapat maghihintay ang sapatos natin para matuwa si Tita. Sa tingin mo, pakikita talaga tayo. Meron pa ba tayo power pack sa lunching? Kahit hindi tayo nakapag-aral, meron tayong utak pagdating sa business. Nandito na rin lang tayo. I-try na namin yung bago nila. Excuse me. Miss? Alagang-alaga ito at isang beses lang na isuot. Pwede ko bang isuot? Kahit ang mukha pa rin po itong bago, hindi nyo na pwedeng ibalik. Isang beses lang talaga yung nagamit. Kahit kalahati lang, baka pwede. Si Jeremy? Huh? Huh? Jeremy? Ano yan? Pinabalik mo ba yung sapatos mo? Hindi, mali ko. Kapusin mo. Napakayaban ang kapatid natin yan. Bakit hindi nabalik yung sapatos niya? Ano? Hoy, ayos ka lang? Opo, ayos lang po. Nare-release ko. Pinasabi ko na may pinapagkakabi. Kaya simula na lang. Ipagkaraan bago na pinapagkain ang pamilya natin. Sa'yo. Naalala mo pa ba noong panahon na ako
ko siya at nalaking parang sarili ko, anak. Oo. Kaya alam mo, Christelle, nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, sigurado ako, hindi lumaki ng maayos ang sawal natin. Makahirap siya sa buhay. Pwede mo nang sabihin na sawal natin. Malalim ang pinagsamahan namin, hindi kami papaghihiwalay. Mas higit sa akala mo. Pag narinig kitang sabihin sawal ko, naiinis ako. Akayaan ko naman yung siraman na ito yung Shelby Palace. Pero, tandaan mo anak ko si sawal at huwag mo na siyang guguluhin pa. Kristen. Si Saul. Alam ko lang siya, pero hindi ko man lang siya nalang. Ako maaaringan niya. Pero hindi ko masabi sa kanya sa matagal na panahon. Hindi mo ba ako pwedeng intindihin? Kung akala mo, ilalayo ko si Saul natin, hindi. Hindi ko gagawin yun. Pero kailangan. Siya ang magmana ng broken girl. Wala na akong pagsisisihan pa ganyan. Magkuhaya ang masaktan ng anak ko para wala kang pagsisihan. Kapag ginawa mo yun, lalabanan talaga kita. At kahit na anong mangyari, paprotektahan ko ang anak ko. Sama sa'yo. Sulit pa para sa inyo. Galing po yun sa loob. Ano? Dinedemanda ako ni Miguel. Nakita mo na ba? Opo, sir. Ito po yung kuha ng video nung nakaparada yung dalawang truck. Talaga naman. Pinaghirapan nila ng gusto para lukuhin ako. Inakaw nila mga finder ko na pinaghirapan ko. Itataya akong buhay ko. Matibay ito. Kala nila. Sige, tuloy lang kayo. Maayos mo na tayo sa ito, ha? Maayos na ba lahat? Siyempre naman po, mama. Ay, Diyos ba? Ano pong ginagawa niyo? Hoy, ikaw, Sawol, makikita mo nang merong mga bisita. Bakit hindi ka man lang maganda ng tsaka para sa kanila, ha? Huh? Yan. Ito, tingnan niyo isang to, oh. Ang essence na to, gamit ang asawa ng mayayaman. Pag nilagay nito, magdamag. Pag di sa lirin palat mo, parang katulog sa mga sakol. Tingnan niyo, ilang taon na ako, hulaan niyo, ha? 50, 60, no. Ito ang sinasabi ko, ha? Hala at Carlo, alam niyo tita niya na ako ngayon. Asawa ko na nag-iisa yung tito. Pero, bakit kinin niyo ako tratuhin? Bakit ayaw niyo sa akin, ha? Kailangan ba ng dahilan kung may ayaw sa'yo? At saka, miss, hindi ba kayo yung una na may ayaw sa amin? Miss pa rin ang tawag niyo sa akin. Sabi nang tawagin niyo akong tita, eh. Isa pa, dahil lagi kayong maalis pag nakikita niyo ako na parang may problema. Buti ang lolo niyo tuloy ngayon, pinapahirapan na ako. Ano bang gusto niyo gawin ko sa inyo, ha? Sabihin niyo lang sa akin. Anong gusto niyo, ha? Jessa! Pili mo! Hoy! Kailangan talagang ibang trato niyo kay Sawol kesa sa akin? Mga bata, magdali mo na kayo. Baka ganun sila sa'yo dahil hindi maganda ang trato mo sa kanila. At sino ka para pagalitan sila? Dahan-dahan ka lang magsalita. Tita ako ng mga batang yun. At ikaw, Sawol, sino ka para konsintihin sila? Inayaan mo sila maging salbahe. Wala kang karapatan sa mga batang yun. Ngayon wala na ang mama nila dahil ako ang tita nila. Ako na ang legal guardian nila. Kuha mo? Tama ka dyan, pero guardian ka nila habang manugang ka ng nitido. Alam mo kung anong nakakainis sa katulad mo? Nagkukulari ka lang na mabait ka. Pero ang totoo, hinihintay mo lang na maghiwalay kami ni Paolo, hindi ba? Takot ka ba maghahiwalay kayo? Oo nga naman, kapag nawala sa'yo ang Papa ni May at si Paolo, wala nang matitira sa'yo. Ang lahat ng mga tinatago mo, malapit na mabunyag. Pagsaya ka ngayon, habang pwede ba? Mga bata, tara!
saya ako habang pwede pa. Kung ibig mo niyang sabihin, nilitaw si May? Ano ang babae ito? Jason, hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero hindi ako mananahimik. Ipapaalam ko ang tungkol sa mga pagbabagong ginawa mo sa Brooklyn. Nagsususpechahan talaga ako ni Papa. Nakita nila yung blueprint anong gagawin ko. Ano na? Chairman! Walang silbing tingnan nito kahit ng ilang taon. Chief, anong ginagawa mo dito? Sa pa, ano nangyari sa'yo? Marami at natutuwa ako. Kahit kanina, may pagtatapat ako sa inyo. Sa utos ni manager, inibag ko ang pader nito. Tuturo ba yan? Apo, alam ko po na wala kayong pahintulong na gawin niyo. Pero naniwala ako noon sa anak niyo, si manager, hindi ko alam na dito mauulog ang asawa ko. Kasalanan ko. Kaya nagtago po ako. Sigurado ka. Utos ng Tiyosa. At iwagin ang patay. Oo, sigurado ako. Gusto ko ipagtapat ang mga kasalanan ko. Dahil gusto ko na magbagong buhay. Pagbalik ko sa mga anak mo, hindi ko kakahiya ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Maasahan niyo ako. Mas mabuti manihimik ka na lang sa mga. Matawagan mo. Wala akong ibang sasagutin. Hindi ang tawag niyo lang po. Ano, Jody? Wala naman nagsasabing ako lang ang magdusa, di ba? Ito ba yun? Ang sinisalita ay binago ni Jessa yung blueprint. Tapos ang sinisisi niya noon, si Sawol. Nagtapat sa akin si Jessa. Ano bang gagawin natin? Kamuha naman lang si Paolo. Binago niya na nga ang buhay ni Sawol. Tapos ganun pa ang ginawa niya sa kapatid ni Paolo. Ani, anong gagawin natin kay Jessa? Meron siyang kasalanan, dapat siyang parusahan. Hindi ako magiging mabuti naman. Kung papabayaan ko lang siya, hindi ko ito palalampasaya. Kahit pasawa ko siya, alam ko masasaktan kayo. Pero ang ganitong bagay, hindi natin pwede pagtakpan. Sanang sabihin sa iyo pa. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Pinamit lang ng nurse na iyon ang kapatid mo. Pareho sila ng asawa mo. Nahulog si May pero nakaligtas si Jessa. Tumanggap si nurse na iyon ng pera para takpan ang mga kasalanan ni Jessa. Kumpirmadang malaking pera ang matanggap niya. Malaki. Wala naman po masabi ang pera si Jessa. Yung bank account. Nakapangalan kay Jessa. Sa tingin ko galing kay Miguel yung mga pera. Kung may kinalaman siya sa accident yung nangyari kay May, nagamit siya ng pera para itago yung account. Pagsama niya. Kasalanan ang pamamunahan. Hindi ko alam kung gaano mo kamahal si Jessa, pero ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi. Kahit pabiyanan mo lang ang makita pa para akong mapapatawad. Wala po kayo kasalanan. Hindi ko pinag-alaman.
buong mali. Hindi ako marunong tumigil. Patawarin niyo po ako. Patawad niyo. Patawad pa ba? Ang gumawa ng mga bago na to. May parang ba, para? Nandito po si Chairman Daisy Sinambog yung group. Sige na muna ako. Sige. Dito kami pa kayo. Magpo kayo. Salamat. Chairman Shin, di ang gumawa kayo ng iskandalo. Pinag-uusapan mo kayo. Pakiramdam ko, ang ganito pa-sensitibong bagay, hindi madaling matatanggap ng taong bayan. Si Sawyer Kim, tama ba? Yun ang pangalan ng anak ninyo sa labas. Daisy, hindi mo kayang makita ng tulong sa anak mo, tama? Pagkatapos ng ginawa mo sa anak mo, akala mo ba makakatulog ka pala mahintay? Maghintay ka lang. Apo, sinigil ka. Hindi mo ako dapat pinamaliit. Naharap na po namin yung trap na may pine tree. Sir, parang wala pong number 106 dito eh. Ano sinasabi mo? Utang na ba, ha? Basta yatid mo ako sa number 106. Tingin ko, sir, hanggang 105 lang. Wala po talagang 106. Hoy! Inabi ko na siya 106. Ano wala? Bakit puro tataka dyan? Sige, hanapin mo. Hanapin mo 106! Bayaran nyo na ako. O ibigay niyo sa akin ang phone number ng bahay niyo. Hoy! Hindi mo nga maalam yung 106 tapos nangihingi ka pa ng bayad. Loko ka pala eh! Ano ang phone number ng bahay namin? Ganun dapat! Sa ibang lugar kita siningil, baka sabihin mo, tinaya ko yung metro. Sabi ko sa'yo sa 106. Maluloka, ano? Gusto mo lang magbayad ako na mas malaki, tama? Gusto mo kumita at mas malaki, ha? Sabi sa akin, sir. Ba't walang tao rito? Dahil security guard. Tingin ko, hindi ba po naglalagay ng tao dito kasi naayos pa po yung bayad. Ay, mga walang utak. Ang mahal na, hindi ba nila alam? Sabi na, ang Diyos, kumakampi sa mga taong mababayad. Andar ba yung truck? Opo.
buksan mo na. Ang dalawa, kain na. Ay, anong amoy yan? Star pa sa tulog. Ay, nako! Ay, nako! Ay, pasensya ka na, ha? Oh, Diyos ko. Ay, nako. Ay, nako. Kain na. Mga bata, kain na kayo, hmm? Alam niyo, Tito Sawol, ang dami nang nakitunog dito. Pero ngayon po ako nakakita ng ganyan. Parang wala po silang konsiderasyon sa ibang tao. Bakit ba nagmamadali ka, ha? Namumuna ka pang pumuhad dyan, araw-araw mo naman itong kinakain? Hindi ba dapat kaming matatandang kaunting panahon na lang mabubuhay at kumain ng mas madami? O kayong mga bata na maraming taon pang mabubuhay at makakakain pa ng kung ano-ano, kayo dapat ang mas madami? Mama, hindi ka dapat nagagalit sa bata kapag kumakain sila? Para sa'yo, bigyan ng kapatid mo. Ayos lang yan, kaya. Kumakain ako. Sino ba ito? Ang batang to! Ay, ah! Nag-aaral! Ah! 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 Ah!